mga kapanambitan, at ngayon ay very special edition ngayong araw na ito dahil ngayon ay araw ng ating mga tatay. Correct. Ang tawag natin, daddy, tatay, ama, o sila ang sumisimbolo bilang mga haligi ng tahanan. Sa araw na ito, alam natin na ang mga anak ay may mga inihahandang mga sorpresa at ilang mga paglalambing bilang pagbabalik ng pasalamat sa ating mga ama. Ang lahat ng mga anak na kumpleto ang inyong pamilya, ang ama at ina ay isang bahagi na isang malaking espesyal sa buhay ng isang anak dahil nararamdaman natin na tayo ay nagiging kumpleto. Sa lahat naman na hindi natin kapiling yung ating mga ama at may mga kanya-kanyang mga kadahilanan, hindi ito ang magiging dahilan upang huminto tayong ipagdiwang at pasalamatan natin yung ating mga ama na ito na naging bahagi ng ating dugo at laman. Correct. Bilang isang mga anak, no, marapat lamang na tayo ay huwag manghinawa na magpasalamat sa kanila sa ating mga magulang. Sapagkat nasa sulat mula sa Exodus chapter 20 verse 12, "Honor your father and your mother that you may live a long time in the land of the Lord your God is giving to you." Nakasulat ito na kung saan kung papaano natin sila i-honor, irerespeto at bibigyan ng isang mas malalim na paggalang na may pagmamahal. Hindi po pwedeng ginagalang mo lang ang iyong mga magulang, ang iyong ama, sa araw lamang ng Pasko, kaarawan niya, o di naman kaya ay Father's Day. Huwag mong gawing seasonal ang iyong pagpapadama sa iyong mga magulang na sila ay special. Huwag mong antayin na maging pantay ang kanilang mga paa bago mo sabihin na, "Sorry, sana bigyan ka pa ng pagkakataon." This time ngayon pa lang, ipadama na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Ano mo ang pagkakamali ng ating mga magulang ay hindi maging sapat upang ang mga anak ay huminto at ipadama sa kanila ang tunay na pagmamahal. Isukli natin sa kanila kung papaano kung meron mang kakulangan, kung ilan naman ay may kapunuan, ay marapat lamang na gagawin natin ang lahat ng ito hindi dahil lamang nakikita ng Diyos, kundi yung obligasyon natin bilang mga anak. Tandaan din natin ang nakasulat mula sa Colossians chapter 3 verse 20, "Children, obey your parents in everything." Ibig sabihin, anumang kapintasan, pagkukulang ang meron ng ating mga magulang, especially yung ating haligi ng tahanan, huwag nating susumbatan, huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Bakit? Kapag tayo napapagalitan, pag tayo sinasabihan, tandaan ang sabi nga sa atin, di ba? Yon ang ekspresyon ng tunay na pagmamahal ng mga magulang. Sapagkat nakasulat sa Kawikaan 3:11-12, "Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali." Ibig sabihin, yung asal natin, huwag tayong magtatampo. Kasi nasa sulat sa Kawikaan, ano pang sabi dito? "Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang minamahal." Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. So, sa paningin ng Diyos, sa mata natin, ito ay labag. Dahil tayo ay nasasaktan, tayo ay napapahiya, o di naman kaya yung ating ego, yung ating kaalaman, ay hindi na siya sumasapat upang mapabor or maging favor sa mga gugustuhin natin. Tandaan natin ang Kawikaan na ito mula sa chapter 3 verse 11 to 12 upang ang bawat hamon ng ating buhay, ito ang kinalulugdan ng Diyos. Manatili nawa sa atin ang ating totoong pagmamahal, pagmamalasakit, at ipadama natin na anuman ang kalagayan ng ating buhay ngayon sa panahon ng pandemic, sa ating kasalukuyang panahon, simulan po natin sa isang special. Hindi niya kailangan ng magarbong selebrasyon. Hindi niya kailangan ng nakabalot ng maraming mga palabuti upang merong sorpresa. Sapat na ang sabihin mong, "Ama, Tay, Daddy, I love you. Mahal kita." Na may pagyakap na totoo na nanggagaling sa iyong puso. At kung meron ka sama ng loob, ngayon pa lang, yakapin mo na. Sapagkat kung ikaw ay nagpapalaya nito, ito yung evil
attitude na hindi kinalulugdan ng Diyos, pakawalan natin ito upang ang selebrasyon ng ating buhay araw-araw ay selebrasyon upang itanghal natin ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pag-ibig, upang ang biyaya yung buhay natin ay napakasarap mamuhay, nakapiling natin ang Diyos, kapiling natin yung ating mga mahal sa buhay na walang problema, na walang alinlangan, bagkos sabi nga, love. Sa ating pong panambitan po ngayon ay meron po tayong hinihanda na mga video mula po sa ating pong mga kapanambitan. Pero syempre, bago po natin ibahagi sa inyo at panoorin ninyo yung ating pong hinihandang presentasyon, babasahin ko po muna yung ating mga inbox mula po sa mga nagbigay po at mga nag-email. Ito pong message niya ni Marinella. Being a daddy's girl is like having a permanent armor for the rest of your life. Wow! At mula naman kay Gregory, sabi niya dito, a daughter needs a dad to be the standard against which she will judge all men. Napaka-sweet ng anak. Sabi naman po na hindi po nagpakilala, ang message niya, to the world, you are a dad. To our family, you are the world. Malalim! Meron pa pong mensahe. The heart of a father is the masterpiece of nature. Mula po kay Antoinette. At mula naman kay Pham, sabi niya dito, dads are most ordinary men, turned by love into the heroes, adventurers, storytellers, and singers of song. Wow! Siya po ay isa sa mga singers, no? Nagbabahagi na kayang talento rin. So, mula naman kay Red, sabi dito, being a great father is like shaving. No matter how good you shave today, you have to do it again tomorrow. Yan. Marami pa po tayong mga inbox at mga pagbate. Harinawa, huwag po ninyong kakalimutan na dapat nating isentro yung ating pong araw na ito sa pagmamahal natin, pagyakap natin sa ating mga magulang dahil yan ang gusto ng Diyos. Huwag tayong magtatanim ng mga sama ng loob na ito kung ang pagtutuwid lamang. Dahil nakasulat sa Kawikaan kanina, yan ay bahagi ng pagtatama dahil mahal tayo ng ating mga magulang. Or kung hindi man ang iyong ama at ina ang kapiling mo ngayon, kung may guardian ka, ang mga nanay natin, sila din ay nagiging nanay na tatay pa. 2-in-1. So, araw din nila ngayon. So, yakapin mo si nanay bilang siya rin tumatay yung tatay. So, handa po ninyo ang inyong mga sarili dahil naririto na po ang ating pong hiniandang special celebration for Father's Day mula po sa ating mga kapanambitan. Thank you.
salamat mga kapanalbitan sa lahat po ng mga nag-share ng kanilang mga pictures kasama na ng kanilang magulang at ng kanilang pamilya para po makiselebrate po for the first time dito po sa ating Panambitan TV. At syempre, huwag na huwag po natin kakalimutan na i-like and share at i-subscribe. At syempre, yung i-subscribe po natin yung button ng ating pong YouTube channel, yung ring the bell, yung ating notification sapagkat napakahalaga po nito. Sapagkat sa ating pong pagpapahayag at pakikisa po dito po sa ating YouTube channel ay patuloy na nagbibigay po tayo ng mga inspirasyon ng mga bawat buhay ng bawat individual sa atin saan man sa mundo. Sabi nga daw, saan man sulok mundo mula apari hanggang hulo. Saan man tayo ngayon na ating mga pinagdadaanan. Maraming salamat po mga kapanambitan at abangan po natin yung mga susunod pa pong mga nianda ng Panambitan TV para po sa ating lahat. Happy Father's Day po sa ating mga ama.